Yan po guys, ang facility center dito sa labas, sa front siya. Yan. Hello guys. Ika fourth day ko ng quarantine dito sa military hospital. So ngayong umaga naligo ko ako at saka nagpainit dito para at least ma-repress ang katawan ko. Dito pa ako sa ano, sa initan. At ako'y dito lang magpainit-init. Para maano yung sarili ko. Hello. Napakainit guys eh. Tawag na ako dito sa gilid. Sarap pagpainit guys. Hindi hindi basta-basta guys magka-COVID patient. Grabe ang ano mo, ang sakripisyo mo. Lahat-lahat, no? So parang wala kang magagawa pag once na COVID patient ka. Napakahirap siya, ano, yun lang, i-manage mo lang yung sarili mo. Kung paano. Kasi lalo na nag-iisa ka lang dito sa bansang ito. So yun. Masawa din ng Panginoon. Medyo okay-okay na kunti ang ubo ko. Naglese naman ang ubo ko. At saka more fluids lang din talaga siya. Kailangan mo lang mag-increase ng fluids para ma-hydrate yung katawan mo. So pag maano ka talaga ng ano ng COVID, kailangan mong ingatan ang sarili mo. Kasi wala kang magagawa kundi i-save mong sarili mo. Hirap ng buhay bilang OFW na magkakaroon ka ng COVID, no? Pero ganun pa man, kailangan mong tibayan at lakas ng loob para magkaroon ka ng madaling recovery. Kaya ako, inaano ko lang yung sarili ko na kaya to, makasurvive ako sa awa ng Panginoon. Kahit ano lang ang pagkain na ibinigay nila dito, so kainin para makasurvive.
katawan. So meron pa akong 6 days na remaining dito na mag-stay sa military quarantine facility dito sa Jara. So nakabakod ito kasi siya, guys, hindi ka pwede makalabas. So makalabas ka lang pag once na fully ano ka na, 10 days na nakumpito mo ang 10 days, bigyan ka ng certificate na natapos mo na ang iyong 10 araw sa pag-stay dito, na naglabas ka na, you are okay ka na. So, sa awa din ng Panginoon, naging okay-okay na rin yung pakiramdam ko. Meron pa rin yung ubo, pero yung ubo siguro mawala lang yan siya dahan-dahan, kasi siyempre ang ubo naman is manantili lang yan siya minsan pag once na ano, nawala kang proper ano sa sarili mo. So yun, papasalamat din ako sa lahat-lahat na nagbigay sa akin ng tulong, lalo-lalo na sa aking mga kapatid dito na si Tintin Hall at saka si Tropang OFW. Dahil sa inyo, nilakasan ko ang aking loob para mabilis akong gumaling. Dahil andyan kayo palagi, ang guidance nyo palagi, andyan lang. So kaya tibayan ang loob, dahil I know hindi nyo ako bababayaan sa bansang ito. Salamat, salamat sa lahat ng mga tao na nag-prayer sa aking fast recovery, sa mga nagdaan kong mga pagsakripisyo na naging COVID positive ako. So medyo mahaba-haba ang aking nilalakbay bilang isang COVID patient. Pero ganun pa man, si Lord na ang bahala sa akin. Dahil kung hindi sa kanya, wala akong magagawa. Kaya salamat, Lord, sa guidance mo sa akin, sa lakas ng loob, dahil kahit papaano andyan ka palagi sa akin. Mahal mo po ako, Lord, para sa aking pamilya, na makauwi ako sa amin na maging safe. So salamat, at dito na lang ang aking fourth day, guys. So take care always.